noon, na our topic this afternoon is all about time domain specifications. Now, Turo, magaling na, sir. Wala. Wala. Nasa maning nag-play? Wala, wala na daw ganun. Noon sabi din ni play, maling akong Filmora. So, for this afternoon, we will talk about time domain specifications. So, kanisya na topic is continuation lang gihapon siya sa ato ang previous na topics. Yeah? So, humpay lang ni siya tanan. Okay, so a little recapitulation lang, no? Kinahanglan dyan na ito ni siya ma-master. Lo, pangit siya. Wala siya delete. Nga, diretso. So, diba, sa ito ang feedback control system is, diba, kinahanglan na ito og ingani loop. So, natay controller, natay plant, and then, natay output signal nga Y, natay control command U, natay error signal, tas natay reference point. And then, kinanglan na toog sensor para mapa close loop na to siya. Okay. So, need na to na siya kay previous topics na to is nag-focus ta mainly sa ato ang plant. Diba? Dira ta nag-focus. Need na to siya sabto ng ato ang characteristics sa ato ang plant before ta mo buhat o any control designs. Kay para kabalo ta kung unsa ang ato ang ginakontrol. So, before ta mo control, jo, dapat kaila ta kung kinsa atong ginakontrol. So, ana atong ginabuhat, diba? So, for this topic, naagihapon ta diri, pero somewhat, padulong na ta, dool na ta, nga mapa-close loop na dyan na to ang system na to. So, probably, sa third exam, dito na ta sa katong magbuhat na dyan ta o control systems. No, dadtua na ta. Padulong na ta dadtua. Sa pagkakaroon, kay naghapon siya yung mga mathematical calculations. Sabton paghapon na to ang atuang plan. Okay. So, previous topics na to, kay katong about sa poles o sa zeros. Diba? Na-mention na to dadto nga si pole is naa siya direct influence sa characteristics sa atuang dynamic system. So, siya ang nai-direct nga epekto. Okay? Based lang sa ato ang pole, position sa ato ang poles, di ba? Kaya sa poles na to is, ang ato amanggong S domain, si S domain class, kay actually, mura lang dyan na siya o Cartesian coordinate, no? Cartesian coordinate lang na siya sa ato ang imaginary or complex, no? Natay real, o natay imaginary. So, mao lang na siya ang S-plane. No, kung mangutan na mo ba, unsa jud na si S-plane? Actually, si S-plane kaysa polar lang na siya sa real o imaginary nga plane. Madili siya sa X o Y nga plane, sa real o imaginary. Muna siya sa ato ang poles. No, kay kung asa ang position sa pole, na ba, kung kunyari nadira ang position sa pole, so na siya direct influence or kanang makaapekto siya sa directly sa ato ang signal, no, sa output sa ato ang signal, no? So mo na siya depende sa position niya sa ato ang kuan sa ato ang S plane, no? Pero si zeros kay dili kayo siya ing ana dako og epekto, no? Kay tungod si zeros is makapadiminish lang siya sa ato ang signal. So si zero kay makapakusog or makapahinay sa ato ang signal. Wala ang iyang trabaho, pero dili niya usbon ang karakteristik sa ato ang signal. So, siya ang ato ang topic. Now, sa karon, kay ang ato ang focus is morely dapat, dadto na ta sa kuan. Generic na second order. Generic na second order systems. Ganong generic second order systems ang ato ang gina-focus diri. Ako mabantayan ninyo sa previous topic na to,
kung real lang manggod ang ato ang system, di ba? Kung real lang ato ang roots or poles nato, wala manggod tayo makita ang oscillations. Wala tayo makita ang oscillations dito, which is dili kay siya ing anak ka importante. Pero sa ato amang mga real good nga systems in real world, no, naadyo na siya oscillations. So tanan na ana sila oscillations. So muna siya, minimum requirement manggod para sa oscillation is si second order systems. So, katong mga second order systems, muna siya nga itong i-focus diri a. No. So for the second order systems, any system na siya, basta na lang siya second order na siya to the power of 2. Diba? So, for example, tagaan mo gingani, P of S. No? So, ingani siya ang general nga second order systems. So, general format ananiya, we have sigma square plus, this is, unsa ganini, omega square over S plus sigma square plus omega square. Okay, mo ni siya nga to ang 4D kuan ni siya system poles. If you can see, 'di ba, sa ato adiri kung pangitaon sa inyo ang pole, makita na to, maingon na to nga ang pole na to sa kaninga system is kung tagaan mo gingani. So ganito pag identify sa poles, S plus theta equate na to ni siya by 0. So makita na to nga ingani ang ato ang poles. Poles na to ana is, 'di ba? S is equal to negative sigma. Then, mauni siya ang para sa real nga part. Kanisya, para sa real nga part. Para sa imaginary nga part is kanisya. Si omega. So, plus minus. Nganong plus minus man? It's because duha jud na siya. Basta imaginary. Kay tungod sa iyahang conjugate. So, may ngunta, omega j. So, mauna siya nga to ang for the system poles. Then, another format, paging ani, duha man na siya ka format atong ginasunod. So pwede nga ang atong isa ka format is nakaingani. Mag-introduce ta og another variable diri karon. Kani known na ni sa inyo ha na mga variables. Okay, additional na to karon is ingani na format. Kani siya. Okay, so this is for the system poles. Kani siya na format is mo ni siya nga tong ginagamit for the system properties. No? For the system properties na to na siya, which is ang ato ang topic previous nga topic na to. Mo to siya ang katong system properties. Okay. Kinsa man ni si Kuan? Okay, natay duha ka i-introduce, no, nga additional variables. Una na variable na ma-introduce diri is si WN. Kinsa ni si WN? Nakabantay mo ani si WN. So additional ni siya, 'di ba? Bag-o ni siya sa inyo ha. Kana si WN, mo na siya si undamped natural frequency. That is the undamped natural frequency. Another nga variable na ito ang ma-encounter diri is si zeta. Nga na ang iyahang symbol. Greek na siya nga symbol. So si zeta, that is the damping ratio. So later on, tagaan ta mo og kinahanglan mangod na ito mahibalaan ang ato ang system poles o ato ang system properties. Importante kaya na siya nga mahibalaan na ito para makabaluta kung unsa ang characteristic sa ato ang output, no, sa ato ang force response later. So, importante kaya na siya nga mahibalaan na ito na silang duha. Then, kani sila class, naapod na siya conversion from system poles to system properties. No, mapakonvert-convert na ito ni sila between these two systems. Unsa ang conversion na nga ginagamit. So, for the conversion, conversion na ginagamit na to
ani siya, known na ni siya. Dapat kabalo mo ani kay formula ni siya. Zeta squared times d. Okay. Na. So kani siya, kani ang inyong dapat timan-an during sa conversions ninyo, kani silang duha. Okay, later ma-discover na to nganong gamit ni sila, no? Mo-convert ta from one to another, from one system to another system. Okay? So para asa man na siya magamit, sir? If ever nga mag-solve ta for the force response, 'di ba? Diri sa atong topic is gina-solve na to ang atong mga force response. So ginagamit na to na siya nga conversion if ever nga mo ang ato ang gamiton is system poles or depende kung ang gihatag sa inyo ha kay system properties. No. So pwede na to na siya gamiton nga conversion to traverse from one system to another system. So mura siya og sa katong ato ang Laplace, no, para maka mag Laplace ta or mag inverse Laplace ta para maka-traverse ta from time domain to S domain. No. Kasi si time domain, kay mo ba to siya ang XY plane. Tapos si S domain is kaning ato ang imaginary o real nga plane. Okay? Wala na mo ani, no? Nga ingani ang ato ang poles. If ever, nga ingani ang gihatag sa inyo ha or ingani. So, ingani ang ato ang poles. So, for the ano, force response, since force response pa na nga to ang gina, diba, gina topic, Jod. Gina-solve na to na siya. So, si force response is muna siya ang output, kumbaga, sa ato ang system. So, unsa man siya. So, for the force response, di ba, ang ginabuhat na to is, kung natay plant, no? Ana. Di ba, natay input na to, ana, is usually U of T, function of time. Tapos, natay output, which is the Y of T. Okay. Now, if ever gani, so ang if ever gani nga ang atong input is just a unit step. So for example, no, ang atong input is unit step. Pasabot ana niya ang U of T na to is just equal to 1, meaning unit siya. 1 unit lang siya. No? So pag 1 unit lang or unit step lang ang imong input class, ang imong hapong output ana is unit pod. So, muna siya itong ginatawag na step response. Okay, so step response. So, step response is a force response. No? The step response is just is a force response wherein ang ato ang U of T is just equal to 1. Okay, lahi itong before nga ang ato ang katong Laplace U of T is equal to 1. Lahi ito siya kay impulse response man to. Katong dako good ang U of T, 'di ba? Pag dako ang U of S, pag U of S is equal to 1, moto siya ang impulse response. Diri sa force response or sa step response, ang ato ang U of T ang equal to 1. So ato na siyang bantayan ha kay dili na sila pareha. Ibasig makaingon mo ba nga pareha ra ang ato ang impulse response o gang ato ang unit step response. So lahi na silang duha. Ang impulse kani siya. Ang step response kani siya. U of T is equal to 1. Okay? So next is dapat studyhan nato ang characteristic sa ato ang kuan, characteristic sa ato ang output, 'di ba? Kay sa output ba ata nagaano jud, ginestudihan na to kung unsa ang mahitabo sa ato ang output for specific input. 'Di ba? Kay input output relationship ba yang ato ang ginastudihan dire. Okay, so for example class, gitagaan mo og okay. Tagaan mo gingani. Okay,
Kanina lang example, kaya para mas, ano, dali siya. So, for example, natay u of t is equal to 1. So, butang na to, diri ang ato ang 1. This is our 1. What will happen? So, if natay oscillation, di ba, usually, makabantay ta, naman dyan na siya oscillation, mahitabo. So, start taog 0, matong signal, mahitabuan na is, musaka na siya, di ba? And then, mulapas na siya sa ato ang katong input. Usually, mulapas na siya sa atong input, Jod. So, paglapas niya sa input, mo-oscillate. Diba? Ingani ang kasagaran na itong signal. And then, nag-decay siya. Until such time nga mo, abot na siya sa specific nga stable na siya. Pero actually, class, ang nahitabuan na class, wala jud na siya ni stable class, ha? Approximate to ano lang na input. Kung mo ni siya nga itong input, 1, mo approximate lang na siya. Dili jud na siya ingon nga mo equal to 1. Due to the oscillations. Diba? Kay tungod naga sinusoidal wave baya ni siya. Diba? So makita ninyo nga naa siya'y decay. Okay? This is the exponential decay. Na-explain na ako na dati, diba? So naa siya exponential decay. Okay? So makita ninyo na sa graph mismo. Wait lang. Delete na to siya balik. Wala dyan na siya ni equal to 1, ha? Approximate lang na siya. So, diri, ah, before ta mag-study jud class, kung ato na siya manggong ipa-explain sa inyo, ha, what will happen to the signal or the output signal? No? Ipa-explain ni siya sa imo, ha, in words. So, for example, mayingon ka, at a certain time, from time 0, paspas ka yung anisaka ng akong signal. And then, after ana is, niabot siya at a certain point. No? Peak point niya. Na siya'y peak point. And then, nag-oscillate siya up and down until such time nga ni-stable siya. So, pag ingana, naka-word siya, lisod, subtone para sa reader. No? Nga ingana, di ay ang yahang forma. Pero, kung tagaan na to na siya og mga engineering nga terms, kani siya nga signal class, pwede ta muhatag sa iyaha og different terms. So like for example, pwede ta muingon nga na siya'y peak. Diba? Pwede na to na siya kwaon. So sa research na ko dati class, katong nag-research paper ko, gamit kaayo ni sa kuha. Kay ginatanaw na ko kanang sa appliances, sa kuha ba yung research is appliance recognition for appliance recognition through power signature analysis. So ang ako ang signature analysis ato class is gina-analyze na ko ang specific, no, naa siya mga specific signatures ang every appliances. So same na siya diri, ah, kay control systems mang gihapon na, no, na ako'y mga ginatanaw. So asa ko nag-start, pila ang yang peak, pila ang iyang IRMS, muna siya akong mga ginatanaw sa signals before, pila ang iyang power factor, so daghan kayo po og signatures nga ginatanaw before na ko siya nailhan nga, kato siya nga specific appliance. Same diri, ah, before na to makabalo kung unsa ang ato ang characteristic jud sa ato ang signal, is need na to na tagaan sila og mga specific nga terms. So, una nga term is the TR. First nga term na ito ang ma-encounter diri, is si TR. Kinsa man na si TR? Si TR is the rise time. Unique na siya si rise time sa every signal. So, lain-lain nga signal, lain-lain na sila og rise time. So, kinsa na si rise time, sir? So, si rise time is
ano na siya class. 10% sa imuhang signal. So this is 10% or 0.1. Una, with respect to time ni siya dari, 'di ba? Naka ni siya mo ni siya nga to ang output y of t. So 10% and 90%. Muna siya si rise time. So the time difference ana nila muna siya si rise time, no? Sa kanyang pag-rise. So muna siya by the book, kani sila ang ilahang reference ginagamit usually sa book. 10% o 90% sa imuhang pagsaka sa signal. Wala na nila gina 0 to 100. 10% o 90% sa imuhang pagsaka. Moto siya ang time difference. So unique na siya. Oh, example, maingon ka og the rise time of the system of the, or the output signal is 0.3. So unique siya in every signal. Nana siya specific. Lahi siya if maingon ta og ang rise time is 0.4. So dili na ta ingon nga kanang murag naka words lang siya nga paspas kay siya ni Saka sir. Nana tay specific. No, nga pwede na ta maingon nga ning Saka siya sir og 0.9. So ma-compare na nato siya kung ni Saka siya og 0.3, mas paspas tong pagsaka nga 0.9. No, so mo na siya. So, isa na siya sa ginatanaw. Next na ginatanaw is, di ba, unique man po ding peak na to, dere? Unique man na siya sa every signal na to. Makita na to siya, no? Unique na siya. So, kanisya, okay, pwede na to solbon ang iyahang offset. Kanin, dere? So, muna siya ang atong input, pero naisaka siya pag-ayo at some degree, no? So, ang tawag na to ato niya is si MP. So, si MP, another na po siya nga term. Pinsan ni si MP. Si MP is the maximum overshoot. So, si maximum overshoot class is the difference between your input signal and the peak. Katong pinakataas. Muna siya si maximum overshoot. Now, usually class, ang ilahang ginagamit sa libro is na gina in terms to percentage na nila si maximum overshoot. Okay, so muna siya from the input signal to the peak. Muna si maximum overshoot. No, ang offset ato nila. So, the difference between the two. And then, gina-percentage na nila. Then another is since unique man day ning ato ang peak sir, so pwede pud ta mukuha og time atong peak sir. Itla. Atong time. So katong time pwede na ito siya tawagon as TP or the peak time. So, another na po na ito na nga term. Si TP or the peak time. Sana siya. So, ang time nga, katong time sa imuhang dere, kung pila to siya, nga nag-maximum ang imuhang signal, mo to siya ang tawag na to, peak time. And last nga term nga to ang gina, is si settling time. Or katong time nga nag-stable na nga to ang signal. So, isa to siya sa, unique to siya. Now, sir ni Ana, mang ka sir nga, ang ato ang signal is dili jud na siya ma-stable, nga plain jud, nga stable jud siya, nga linya na lang jud, dili. Kay tungod, naa jud na siya'y oscillation. Infinite ba yan ang atong oscillation dere?
So, nalangtay ginatawag nga limiter or envelope. So, pwede ta mo ingon nga, ah, pag ingani na gani kagamay ang ako ang oscillations, pwede na to na siya tawagon as kuan settling time. So, pwede, ikaw ang mag-set. Pero usually, sa mga books, ang ilang ginagamit is kuan. So, for the settling time, ang ilang ginagamit is nagagamit sila og envelope. Ang envelope nila is 0 point. No, dili siya 0 point. Kwanto siya? 1%. So, 1% na offset sa imuhang original. So, kung ang imuha ganing signal class, kay ano na lang siya, 1.01. So, 1.01 ganing. Gamay na kay nag-error, di ba? That is 1% nga error. Siya ro, pwede na na, oy. Dawato na nato na siya as stable. So, napoy uban books, nga ang ilang ginagamit is 2%. So, sa atoa lang gamiton is 1%. Okay, pero there are other references nga ang ilahang gamit is 1%. Ang kanang 1%, sir, positive, negative, dyan na siya klas, ha? Positive na offset o negative na offset. Okay. So, kung kanus ato siya nag-start nga ang iyahang peak or ang iyahang koandere, katong iyahang upper bound is ano na, o lower bound is nasulod na siya sa 1% nga error. So, kung kanus ato siya nagsugod ato, time ato, muto siya itong ginatawag nga settling time. So, meaning, ang ato ang signal is 1% na lang siya offset sa ato ang input signal. So, nasettle na ang ato ang signal. Hapit na siya ni straight or approximate nga straight na siya. Hapit na siya nag-stable. No? Or nag-stable na ato ang signal o kinahinay. Wala, nawala akong connection. Hello, makita pa ko. Nagwala akong connection. Ako ang tingog, madamog. Chapik ayo, Jud, promise. Chapik ayo. Oh, you lost your internet connection. Victoria daw, class. Kung madungog, rab ako. Ana daw, putol-putol gihapon. Okay na. Asa dapit nga part nagsugod tag putol-putol? Katong diri ah, putol-putol na ko ato diri. Nagawala-wala ang internet ay. Ganina po sa UM Visayan kay sige jug kawala ang internet dadto. Tingala na lang mi kay ni anak ng estudyante nga. Sir, layo na kay ka, ha? Wala ra day migkalit. Kami tanan dadto. Pero okay lang kay ang ako is nag-record man ko sa inyo ha. So, pwede ra ninyo i-review ang recording. Sa recording is wala jud to siya putol-putol. Okay, ang ako ang screen man mismo nga akong gina-record ato. So, i-upload lang nako siya. By the way, katong previous na to nga recording, na-upload na nako to siya sa YouTube. Pwede na to siya ninyo tanawon.
Okay na, maklaro na ba akong tingog? Pwede na tama ka pa dayon? Paro na, sir. Okay na, okay na. Okay, sige. So, naipangutan na sa kaning ano, naipangutan na sa kaning signal. No? Balik na to ha. Or last na to nga parameter siya ha. Parameters nga ginatan-aw is DTS or D settling time. Okay. Recap na to. Si rise time is the time difference between the signal nga nag 10% na nga tong signal og nag 90%. So ang time difference ato niya katong dire. Moto siya ang rise time. So sa ako ang research dati class ginagamit pud nako si rise time sa ako ang signal. Isa pud siya sa unique identifier nako. So need man gud nato og mga unique identifier to represent our signal. Then si MP is the maximum overshoot. Now, sa ako apod na research class, ginatanaw pod na ko ni siya, si maximum. Now, dili maximum overshoot ang akong ginatanaw sa akong research, pero the maximum value sa ako ang signal. Dili ang percentage difference, dili ang offset ang akong ginatanaw ato, kundi ang maximum value jud. Nag-reference ko sa zero. Diria hangtod diria ang ako ang gina-reference or akong ginatan-aw. Next is the peak time. Si peak time is ang time nga nag-peak ang ako ang signal. Moto siya si peak time. And lastly, si TS is the settling time. Katong time nga nag 1% na lang ang ako ang offset sa ako ang signal. Moto siya. Okay. Next is, so for example, ma-represent na to siya, no, as, diba, ka-remember man mo nga, the plant transfer function is just the Laplace of our input, diba, Laplace of our input naman ni siya, or pwede na to siya iingon ngayong ani. Laplace of our input, which is the y of t, or over the Laplace of our output over the Laplace of our input. Or pwede tamo ingon nga, Laplace y of s na ni siya, then kani siya, Laplace sa u of t is just the u of s. Diba? Pwede tamo kaingon na. Then, the output, kani siya, y of s is simply, algebra lang, y of s is simply the plant times the u of s or our input. Now, ang ginabuhat nato dati class kay nga ani. Pag impulse response, si u of s ba ito ang ato ang gina equal to 1 pag impulse response. Pero diri sa force response class kung unit step response ang gipangayo sa inyo ha. Ang ato ang dapat buhaton is u of t is just equal to 1. Dili ang u of s, kundili si u of t. So, if u of t is equal to 1, kung i-Laplace na to siya, mahitabo, Laplace of u of t is equal to, diba, Laplace, inverse Laplace na, i-Laplace na to ang both sides. So, mahitabo ani, u of s is equal to, diba, ang Laplace sa 1 is 1 over s. So, dili 1 ang ato ang ipuli diri, instead, 1 over s. So, makita na ito, dra, nga 1 over s dapat ang atong ipuli. Okay? So, 1 over s dapat ang inyong ipuli, ha? Dili 1. So, for example, gitagaan mo o kato na lang generic na second order system. So, for example, gitagaan mo y of s is equal to sigma squared plus omega squared s plus sigma squared plus na. So, muna siyang ako ang plant daw nako ni. So, y of s, kani, y of s, ang plant nako,
Din ang akong U of S is dapat 1 over S. Okay? Ano? Dapat pagka pulley, dili siya equal to 1. Then, di rin na tayo mag-inverse Laplace. Okay, so, ano siya? Kanisya nga topic is dapat sa step response niya. So, meaning, ang U of T na to is equal to 1. Force response, gihapon siya. Pero, ang nakalahi lang is, si U of T is equal to 1 for the input. Okay. So, atong ginabuhat, ani, diba, ano lang man eh? Sa ginabuhat na to, ani? Pina-partial fraction, diba? Gina-partial fractions na lang na to, ni? So, pwede tamay ngon, partial fraction expansion. Yung partial fraction expansion, ang sa'yo mahitabuan, ni? So, basically, natay 1 over S, so, mahitabuan, ni? Natay sigma squared plus omega squared natay S direk, eh, paraan yung 1 over S. So, natay S times S plus okay, plus mega squared. So, by partial fraction partial fraction expansion, since naman tayo S dere, so, kabalota nga, dapat nato siya A over S. Then, plus, this is quadratic man eh. Nya, kung ato ni siyang i-expand, wala ni siya sa katong, ato ang mga ubang case katong, dili na siya case 1, dili po ni siya case 2. So, probably, kato ni siyang case nga kuan. Wala siya factor. Diba? Kani, wala man ni factor kung ato niya expand. Di na ito ni siya ma-factoring. So, probably, kani siya is, kung wala factor, dapat, ano ang ibabaw ni mo? Diba? 1 degree less sa imuhang baba. So, kung since S squared man ni dire, naman tayo S squared dire, so 1 degree less, so manang BS plus C. All over, kani siya. Ano siya nga to ang pag-partial fraction? Na? So, basically, gamitan lang nimo na siya og kuan dili na nako ipakita ha ang kuan review na para sa inyo ha kung giunsa siya pag solve tong ano kay ano lang man eh i-multiply lang man eh mangita lang man kaog way para ma-solve nimo si A, B ug C. So pwede ka mag-let lang let kag value sa S na dapat mawala ning duha para ma-solve ang A. Anaan lang man to. Kung dili makaya, pwede ka mo gamit atong i-equate nimo ang mga variables, same nga degree of variables. So pag ma-equate nimo ang same degree of variables, kato na, pwede na nimo siya kuhaon ng A, B, o C. So basically, ani siya pag solve ani, ang output ani kung naka-Laplace na mahitabuan ni kung i-Laplace na to ni siya, inverse Laplace na to ni siya, mahitabuan ni niya is Y of T is equal to 1 minus, ingani ang output niya. So, taas kayo siya kung ako pang ipakita. Dili na lang ako ipakita. Kay human naman taog solve sa katong ano. Human naman tag solve sa katong Laplace, ay inverse Laplace. Expect na ko na ma-review ninyo to siya. Makita ninyo na naa siya'y 1 dire. Kung nabantayan ninyo na siya'y 1 dire, tapos nag-decay siya. Nag-1 minus siya. Okay, so makita ninyo na diri ang apart, muna siya nga ko ang steady, di ba? Muna siya ang steady nimo, which is katong input na itong 1. Muna siya. And then, nag-decay lang siya.
So makita nimo nga naa siya ay decay, 'di ba? Naa siya kani decay man ni. Naa siya decay. And then sa kaninga part since naa man siya oscillations, so makita pud ninyo nga naa pud siya oscillations diri. Siya. Muna siya ang ato ang sine wave. Na nato na sine wave. Or sinusoidal nga wave. 'Di ba? Sinusoidal siya. So, muna siya ang exact no nga representation ani at unit response. No, unit step response dapat siya. U of t is equal to 1. So, pag impulse response gani ang gihatag sa inyo ha, kani dapat inyong gamiton. Pero kung ningon siya nga unit step response, so kani dapat ang inyo ang gamiton. Times sa ninyo siya og 1 over s ang gihatag sa inyo ha nga signal. Dili times 1, kung dili times 1 over s. Mulang ang kalahian jud nila. Then, so sir, kung naanataan ni sir, pwede na nato makuha ang katong upat na karakteristik na to. Kanisya, o kanisya. Saan na to pagkuha sa peak? So, sa kaninga upat class, ang pinakadali kwaon diri is si peak time. Anong dali lang man kwaon si peak time, sir? Or kani? Kani siya nga time. Anong dali lang man siya kwaon? So, if ever naanak kay mathematical representation sa kaninga wave, so, kung naanak kay mathematical representation sa kaninga wave, which is kani siya, no? Kung nanataan na, saan na ito pagkuha sa maximum? Na ba may way para makuha ang maximum? Diba? Para magkuha ito og maximum value given a certain equation, basically, kung magamit ito og calculus, that is just the first derivative. Diba? First derivative of our function is the maximum. Diba? Maximum, maxima minima. Kabantay mo atong topic sa difficult. So, si maxima minima, ragihapon na siya diri A. So, pwede dahil tamo ingon nga to get the TP is basically, ano lang siya, the first derivative of our function. So, i-derive lang daw na ito atong function. Kani, pag drive na to sa atong function is dapat i-equate na to siya by 0. So kung unsa mang galing ang atong makuha ato pag derive, i-equate lang na to 0, then solve na to ang t. So mo to siya ang ato ang peak time. So kani siya i-derive lang daw ni, so pag derive ani 0 kani derivative ani times the derivative ani. So solve lang nimo na siya, tas product rule ni siya kani times the derivative ani. Then, i-equate ni mo itong 0. And then, pag-equate ni mo itong 0, solve ni mo ang time. So, basically, kani siya, kung solve na ko ni siya, di lang na ko ipakita kung giyon sa. So, kani siya, T of P ani niya is, ano daw? Pi over W. Pi over omega. Makakuha na taan eh. Pi over omega. Calculus lang to siya. Solving. Difficult lang. Next na itong nga dapat bantayan is, mo to siya ang pinakadali kwaon. Next na to is the, since makuha man na to di ay ang kuan, makuha man din na to ang peak time, makuha po na to ang natong overshoot. So pagkuha sa overshoot is, kani siya, need lang na to og katong sa pag-deviate na niya or sa pagbaba niya. So, kanilang nga tong tanawon.
Okay, mas dali kung inganion. So kung nakuha na nimo ang TP, so muna siya ang peak time. Sa peak time na to, nara peak time TP, kung nakuha na nato to siya, igo na lang nato to siya i-substitute, no, i-substitute na to para makuha na to ang peak point. Substitute na to siya sa to ang equation or sa to ang function y of t. So, substitute daw na to siya diri a. So, pag substitute na to siya dira, mahimo siya natay 1 minus e to the power of negative s times kani pi over w times the cosine of w times pi over w plus sigma over omega sine sa w times pi over w. So, concept sa trigo, cancel ni siya, no? Cancel. Cancel pod ni. So, sine sa pi, pila ang sine sa pi? That is 0. Ay, di ba, pi is 180. Yung sine man siya, so dapat 180 kay x man, yung ang sine kay y, biya na. So, wala siya nag-match. So, muna ang 0. Automatic 0 ni siya. Cosine sa pi. Cosine sa 180. So, x man yung cosine, tapos ang 180 kay naapod siya sa x-axis. So, klaro kayo nga 1. Pero, since 180 man siya, padulong man siya to the left, naana man na, oh. So, try go. Y na siya, x ni siya. So, kani siya, muna siya si sine, muna siya si, mali. So, trigo, di ba? Muna siya si cosine, muna siya si sine. Kung sa trigo. So, kung may ngang tag, cosine 0, kuri, aman ang cosine 0, di ba? So, kung cosine 0, nag-match ang imuhang cos o ang imuhang x-axis. So, kung nag-match siya, 1 na siya. 1. Kani is 1 pod kung mag-match siya diri, tas negative 1 diri, tas negative 1 diri. Ana na siya. So, 1, 1, negative 1, negative 1. So, may tabo. So, kung cosine 0, positive 1. No. Kung may ngon pod siya sine 90, positive 1. Kung may ngon siya sine 180, di ba, diri man ang 180. So, sine 180, wala naman nag-match kay sine y man ang sine niya 180, so 0, wala sila nagmatch. So kung mingon po kag cosine 270, 0 po. So muna nga, dali aran ni muna kasolve sa co-answer, oy, dali aran ni muna kasolve sa katong sine pi. Kabalo man ko nga, sine ang pi kay diri man ang pi, 180 man ang pi. So klaro kayo nga 0 siya kay wala nagmatch ang ako ang axis o ang ako ang katong adtuan nga angle. So, automatic 0. Kani siya? Cosine sa pi. Cosine sa 180. Kilaman. Ilang cosine sa 180? Dara, 180. Cosine man siya. So, negative 1. Negative ang evaluation na ninyo. Negative 1. Kani siya tanan. So, 0 ni plus negative 1 is negative 1. So, basically, ang atong MP is 1 plus, ma-plus na siya, e to the power of negative s pi over w.
Nganong giwala niya? Kadali lang klas sa kay diri asa note manggod, giwala niya ang 1. Nganong giwala niya ang 1? Na dapat 1 plus ano man. So, teacher, tarman na to. Wait lang. Nganong giwala niya ang 1? Negative TP. Tama man. Negative ST. Ang T na to kay dapat pi over mega. So tama, pi over mega. Ay, mali dahil ni. Hindi dahil ni S. Ako din ang namali. Basta, sigma na siya. Negative sigma T, di ay na siya dapat. Mali, day ko. Wala ba yung nausab? Sigma T, si T, substitutan, o TP. Ah, wala, day. Kanilang day ang mali. So, negative sigma, dapat na siya. Negative sigma, pi over W. Ah, okay. Nabalo na kung anong giwala niya si Juan. Okay. Giwala niya si Juan, it is because, di ba si Juan is mao ang ato ang kuan? Mao ang ato ang reference point. Di ba si MP, kay ano lang man, diri lang man siya, from here to here. So, walay appeal si Juan. Dapat, ang ato alang tanawan is ang kato lang offset. So, ang offset na to is katong nag-plus, no? Ni-offset siya, ni-plus siya, o something. So, sa atong MP, bantograde yung nawala ang 1. So, sa MP na to is, kanila nga to ang tanawon, ang offset lang. Dili na to i-appeal tong reference. Kaya kung dirita mag-reference, nag-start siya, o 0. Kung i-appeal na to ang 1. So, diri alang man siya, so good. Diri lang daw ang to, diri. So, motong, wala on, dili na to apilo ng 1. Kato lang nag-offset, which is kani siya. Which is, dili ka. So, this is negative sigma. So, ang ato ang MP lang is dapat, kanilang siya, e to the power of negative sigma pi over W. Now, sir, dili pa man lagi na time, sir. Now, kini siya class, usually dili na siya ing ani sa ubang books. Ang ilang ginabuhat is gina-convert pa ni nila to system properties. Ani diri gina-convert nila diri sa kaninga format. So mo gamit sila ani nga conversion. So i-substitute lang nato ni nga conversion. Ato ni siyang kopyahon dito no sa baba para di ta malibog. Convert na nila nga conversion. Ngayon tang sa conversion. Conversion niya is sigma is equal to zeta WN. Then,
the W is square root of 1 minus zeta squared Wn. Okay, so kung ato siyang isubstitute dire, may tabuan ni natay e to the power of negative, ilang ato ang yan eh. So, negative zeta Wn atong omega, kani siya, pi over ato ang omega is square root of 1 minus zeta squared Wn. Okay, so, makancel out ang ato ang Wn, kani siya. So, may tabo, natay, MP na e to the power of negative zeta pi over square root of 1 minus zeta squared. So, muna siya ang usually nga naa sa mga books. So, derive na to siya. Muna ninyo makita sa mga libro, mga formula. Giderive lang na to. Okay, so, nanatay duha. Ang duha na to, isa kay kanisya. Ikaduha na to kay kanisya. So, ang ikatulo na to nga pwede kuha undera is si ani? Rise time. Si rise time ang pwede na to kuha undera. So, for the rise time, sa rise time class, kay medyo lisod man na siya, no? Kay tungod 110% o 90%. So, 10% o 90% sa imong signal, ang offset ato, moto siya ang rise time. So, lisod na siya solbon. Na usually, ang ginabuhat sa mga libro, tas mo pa gibuhat na ko sa akong research paper dati, nag-assumption lang me. So, for the rise time, ER so for the rise time class, gina-assume nila na assume zeta is equal to 0.5. So, muna siya ang ilahang gina-assume for the rise time. So, muna makita ninyo sa ubang books kung 0.5 ang imuhang zeta. Okay? So, kung 0.5 ang imong zeta, mahitabuan ni pila ni ganin lang gina-assume, no? Itsa, ha? Pinalibog na kung anong sa libro. Nandiritso lang siya hatag TR is equals to 1.8 over WN. So, gina-assume lang daw nila ang zeta to be 0.5. So, if ever, ang data ni mo is layo na sa 0.5, so dili na daw accurate imong makuha nga rise time. Pero pag ang zeta daw nimo is 0.5, accurate daw imong makuha nga rise time. Muna siya, gina-assume na lang nila o 0.5 ang rise time. So for the TR, so muna siya ikaupat na formula. Then last is TS or the settling time. So, for the settling time, ang ilang ginabuhat is, diba naman tayo gina-envelope? Dara, gina-envelope na to 1% or 2%, depende sa pag-iingon.
So for the envelope, for the settling time, ang makaapekto lang man, di ba, sa ito ang ano, makaapekto lang sa ito ang signal is katulang mang pag-decay. So, pwede tamayingon nga, ang katulang pag-decay, e to the power of negative, ang t na to, dito, purihan lang na to ang settling time. Okay. So, usually, is gina-equate na nila og 0.01 or the percentage of error. So 0.01 kung niingon siya nga 0.01 kung naayuban libro nga ilang ginagamit is 0.02. So sa MATLAB na application ang ilang default is 0.02, dili siya 0.01. Pero naayuban books nga 0.01 ang gamit. So katotong gamiton 0.01. Okay? So kani siya natay e to the power of negative sigma TS. So, para makuha na to si TS, ang sa'y buha to na to, ani, di ba, ln na to niya both sides. So, mahimo, ani, ln sa e to the power of negative sigma TS is equal to ln of 0.01. Nahitabo, pag ln e, mahimo na siya og 1, so natay negative sigma TS is equal to ln of 0.01. To solve for TS, so basically, just equal to the negative ln of 0.01 over the sigma. Or kung by approximation, pwede siya mayingon nga TS is just equal to or approximately equal to 4.6 over sigma pag 1%. So pag 1%, 4.6. Pero kung dili siya 1%, dili pud na siya 4.6. So kini siya is for 1%. So, pag 2% gani, same lang ato, ln of 0.02 lang. So, kung 2%, lahi na ang iyahang dere, dili na siya 4.6. So, negative ln of ano na po siya? So, calculate na lang ninyo na. Pwede na mamingon kung 2% siya, pwede ka mamingon nga dere, ilisan lang na ito ni upuan. So, TS, pwede ka mamingon nga negative ln of 0.02 over di sigma. Okay, so pag 2%. Pag 1% kani. So kani man siya usually. So kani ato ang ika upat. Okay, so nanatay upat. So, we have TP, MP, TS, og TR. So, nanatay upat. So, TS, TR, MP, og TP. Pwede na nato siya. Ang katong kaninga signal, no, instead na kanin siya imong gamiton entire, instead na, pangwalaon lang na kuniha kay mabayan niyang original. Na nakaana, pwede na daw ni mo nga katong nga signal. Ani siya nga signal is pwede ka muhatag og TR is equal to kana MP is equal to kani. Then TR is equal to kani og TS is equal to kani. So, pwede na nimo siya tawagon ngayon nga para na na siya unique nga identifier. So, kung matana mong relationship sa katungkuan, no, poles, sa, kay, base ani, pwede na mag-unat namin siya i-convert back to poles. Ito na lang.
Wala, nagduba akong mouse. So, pulse of... General Second Order. Systems. Also, General Second Order Systems. So, may tabuan na. So, kung kitagaan mo, katong plant na to ganina, plant systems na to. So, P of S is equal to sigma square plus omega square over, ano siya? Yung ano siya, ang second order, general nga second order system. So, yung nga na ang forma niya. Or, pwede na to siya. Pwede tamingon nga. Two zeta w of n s plus w of n squared. So either lang aning duha ang pwede nimo gamiton. Na kung i-relate nimo kay bag-o man sa to si zeta og si kining omega n. So bag-o man sa to a. So pag i-relate na to na siya sa to ang poles. Diba sa kaninga part, ang poles na to ani kay negative sigma plus minus omega j. So, sa kaninga representation. So pag gamitan na to siya, i-convert na to siya yung ani. Kung maka-remember mo nga naka-ano lang ni siya. Kung naka-remember mo, this is just the imaginary nga plane lang na or complex nga plane. Kung i-relate na to siya, diba? Kani, mo ni siya ang sarili nga part. Kani siya isa imaginary nga part. Okay? So, natay negative sigma. So, diri ana siya. Nga, natay plus minus omega. So, dari plus minus omega. So, for example, ang isa ka pole na to kay naadiri. Kung i-relate na to siya tuing ani, unsa na to pagkuha, sir, sa katong kaning zeta. So, unsa na to pagkuha sa zeta o kaning WN or kaning omega N. So, basically daw class, no, si kuan daw, si WN, ano siya, is just the distance from our pole to the origin. So, modo na si omega n. Distance lang daw na from the pole to the origin. So, pwede ra po nga katong diri nga pole. Pareha ra to siya nga distance. Now, since distance, kay ano man na, wala may negative nga distance. So, always dato na siya, ginatreat as positive. So, pwede ra nga diri ka sa baba magkuha or pwede po diri sa taas. Okay? Next is si kuan. Si zeta. So, unsa ang relationship ni zeta? Si zeta daw plus is simply the katong ma-relate nimo siya sa angle between the kaning diagonal nga line o katong imong imaginary nga axis. So kato daw siya nga angle. So pwede daw ta maingon nga si beta just equal to the arc sine of zeta. So mo ni siya ang yang relationship.
Ano siya? Ano siya nga itong beta? Arc sign sa ito ang zeta. Okay, pero kani siya, dili lang nato ni siya i-include sa ito ang third exam. Ito lang mga polls. So, medyo lisod na ni siya, mga topic. Okay, questions. Dariya lang sa takotob. Ramang gihapon, balikon ramang gihapon na pinag-discuss sa third. Apil na si Sex. Sa exam? Kinsa to nag-apil? Ano? Apil na si exam, sir. Ah, dili ni siya apil sa exam. Apil, sir. Ato lang giklase karon pero klasihon ragud gihapon nato ni siya balik sa ato ang kuan. Third exam namo ni siya nga coverage good. Si coverage sa kuan sir second exam. Coverage sa second exam kay katulang kuan. Unsa ganito system properties. System properties part 1 o part 2. Kung gusto mo mag-recap sa ito ang topic, na siya sa YouTube. Studyhin lang doon yung balik. Part 1 o part 2. Kato lang siya. Tapos, naapoy ka tong sa laboratory. Naapoy mo gawas dito. So, dapat kabalo, dapat nakuha na ninyo tong mga laboratory. So, sa laboratory, dito na ay possible nga magawas na question. Isa dito sa laboratory number 2. So, dere. Na? So, studyhan ninyo ni siya. So, dapat nakuha na ninyo. Asa naman to? Ay, di ba ni Mao? Lahit mo itong laboratory. Wait lang. Lahit itong laboratory ako na open class. EDP din eh. Di na siya ako ng laboratory. Feedback and control system. Ano eh. So, diri ah. So, dapat nahuman na ninyo ang laboratory number 2. Ano siya? 2. From 1 to 4. Napabay wala nakapasa? So, kani siya 1, laboratory number 2, laboratory number 3, o laboratory number 4. So, dapat nahuman na ninyo ni siya. Isa pa'y wala nakapasaan eh. Duha naman lang ata. Unsa nalay ko lang ni Ma Eric? Asa 4 na lang. The rest, okay na to siya. Okay, so kato na lang, 4 naman lang di. Ay, gamay raman itong modification, idugang sa ito ang lab 4. Ay, kaning exercise number 4. So, studyhan ninyo na siya ha, kay possible. Gitwist-twist lang ang problem. No, niya, naalang siya dire. Door exercise lang gihapon siya. Kanilang gihapon. So, make sure nga, ugma pa ko makasensor na apa ko Mars. Okay, sige, napadaw siya Mars. Okay, so kani gihapon. So possible ba si gusto lang ko ba nga modify lang good nako ang mga problem good. So muna nga studyhan ninyo siya. Tas bantayan ninyo kung naka normally open ba or naka normally close ang ato ang mga kining triggers. Kaya ano kunyari mingon ko nga inig open nako. Open siya and then halfway pa lang pwede na ako siya i-close. So, kung nga na ang problem, dapat i-implement po ninyo siya nga ingato. Dili siya dapat mo-halt. So, muna nga, studyhan ninyo ang lab 1 hangtod 4. Daw, tanaw na to be kung kinsa na ang nagpasa sa kuan.
sa lab 4. Lab 4. 12 pa ang nagpasa. Eric, Medalia, Dave, o si Annette. Wala pa sila nagpasa. Pasa na mo ha, kay para ma-check na nato ni. Daw, tanawin doon na itong mga answer ninyo, be. Atura, lab 4. Apilin ninyo kuan ha, apili og screenshot. Malibog kog kuan, check ana, wala ninyo apilig screenshot. I-update na, apili to siya og screenshots. JV daw. Ala, dash 1. Dash 2. So, apilin ninyo yung screenshot ha, para dali ra na ko siya tanawon. Lusod kay para sa kuha kung wala ninyo apili yung screenshot. Baga-baga na dyan siya. So, studyhan ninyo na kung unsang nahitaboan na. Okay, basig isa dira or i-modify lang gamay dira ang ato ang problem. Sadihan ninyo siya. Yung uban daw, dapat nakapasa na mo ha. O dapat, wala po ko'y makita nga magpareho. So, during sa exam, bantayan dyan ako na. Kung nagpareha ganin na inyo ang mga answer, kabalo na mo unsa may tabo sa, sa score. No, kung pila mo kabuok nagpareha, ah, mupod to ang magbahin-bahin sa scores. So, i-ready ang inyuhang mga Logix Pro. Kaya basig na na po yung mga nagka-problema ang Logix Pro, dira-a. So, i-make sure nga before mo matake sa exam is, ano, ready ang inyuhang Logix Pro. Wala siya problema. Tauban daw, Bipil, kinsa ang wala pa nagpasa o lab 1. Lab 1. O, nakapasa na tanan sa lab 1. Okay na. Lab 2. Isa na lang. Ang wala pa nagpasa sa lab 2. So, continuation na siya. Kung dili ka makapasa o lab 2, di ko din umakuha ang lab 3. Kaya sumpay lang man to. Kung na, ipasa na ninyo. Then sa lab 4, okay. Napay wala nagpasa. O, na yung nagpasa isa bago. Ito siya. Okay yung buhat to. Padihan ninyo ni. Basig isa diri ang manggawas or naa diri gi-modify lang. So pag sayo mo sa exam na no, mga kuan guro 10 minutes before sa ato ang time, sulod na mo sa ato ang meeting no or 5 minutes ba before sa ato ang time, sulod na mo sa meeting kay para aware mo kung saan mga i-prepare ninyo kay that is ano mang gihapon. Asynchronous man ang ato ang exam. No, dili na tanawon man gihapon tamos during the exam. Muna mag-meeting gihapon ta. So naka-time to siya ang inyong exam class. So that is 2 hours. 2 hours ang exam pero kabalo ko nga dili jud ninyo na siya mahuman ang ato ang exam og 2 hours. So naghatag ko og gamay lang nga grace time. Siguro mga 10 minutes to 15 minutes nga grace time kay para basig nagka-problema ang uban sa internet connection. So at least manapa sila yung time nga mupasa. Mandili lang nato siya ingon nga impunto og 2 hours kay basig dugay pod naka-start ang uban. So tagaan nato siya og mga 15 minutes nga grace time. No man sayo-sayo mo kay para di mo magipit sa oras. So if ever nga okay na mo sa lab 4 katong mga nakapasa og lab 4 ay lab
Oh, lab exercise number 4, lab 2 number 4. Pwede na mo mag-start sa ato ang laboratory number 3. Ano siya? So, last meeting, napakita na nako, no, kung saan mga dapat ninyong bantayan during sa pag-simulate ninyo ani. No? Napakita na nako to siya. Then, pwede po ninyo, testing-testingan niya siya, no? Bantayan lang ninyo nga dapat inig-valve, naka-on na nga to ang valve, is dapat, pag ma-detect siya sa level sensor, palungo na niya, kay para dili siya muawas, mura mo itong bantayanan ninyo. Kaya kung muawas na, mapuno ni diri, guba ang inyohang system. So, pag maguba ang inyong system, i-reset lang siya. Open mo Logix Pro. So, pag maguba siya ha, ano lang ninyo, i-reset lang ninyo ang simulation. So, silo na ta for the third exam. Kanina nga to ang gamiton for the third exam. So, pwede na mo magsugod kung gusto mo mag-explore-explore. So, if maguba ganit siya, i-reset ninyo ang simulation para mabalik siya sa sugod yun. Okay, so, napakita na na kung saan mga dapat bantayan na ninyo sa pag-simulate ninyo ani. Then, kung gusto po mo nga mag-explore na sa traffic light, okay, pwede po. No, na naman naka-well, naka-document naman na diri sa ato ang diri laboratory. So ang ato ang kuan, lab 4 na to siya, laboratory activity number 4. So wala na siyang traffic light. So pwede na mo magsugod if gusto mo nga mahuman mo og sayo. For the lab 5 is traffic gihapon siya pero nana siya time. Gamito na nato ning tanan lights. Nang siya sa lab 5. Ana dira, pwede na mo mag-start. Then, lab 5 lang sa kukutob. Ang akong gihatag sa inyo ha, lab 5 lang sa kanilang sang traffic light. No, kay kinahanglan pa manggod na ko i-explore ning uban. Explore pa na ko ning batch simulator, kini BCD. Ano siya? Ang akong na-explore ani dati kay kani pa manggod si battle line. Ani, nakatry ko ani og simulate pero dili pa ko ingana ka confident mo kuan. So basig magka problema ta ba during sa activity. So lab 5 lang sa pero sa sunod possible kung kaya sa oras paabto na nato siya og kuan. O, kung possible lang siya kung kaya sa oras paabto na to siya diri a. Daghan good ni Omar, di makaya ba sa students? Taas kaya siya. Door pa gani ta. Ano siya dito? Isa lang nako kay para ko ano. Kani siya sa first, second, third, fourth. Dari lang sa kukuto. Wala na nako nag-appeal ng uban. Okay, so may questions ninyo. Lab 3. Wala na questions? So, studyhin ninyo ha kung saan pagkuha sa zeros. No, kay basig. Ngana-ngana ba? Mga ingana na mga pangutan na. Na-share naman ako to, no? Pizza Hut, announcean ako kung na-share ba na ako ito sa inyo, ha? Ani ha, studyhan ninyo ni. Pero, appeal gahapon sa inyong pag-study ang katong previous na mga topics class, ha? Katong, kay sumpay lang ba yadyod na sila tanan? So, studyhan ninyo ni. No? Ang siya, studyhan ninyo ni. Previous na to nga mga topics. Basig, ang ipangutan na sa inyo ha, kay kanisya nga equation, time invariance ba ni siya or dili, o di kaya kanisya nga equation kay
kuan ba siya, causal ba siya nga system. So dapat kailan mo kung causal nga system, no? Or kuan ba siya, time invariant ba siya, or linear ba siya nga system. Kaya dapat ba ya, katong tulo jud, ka-requirement ang ato ang dapat i-fulfill before ta makagamit og Laplace. So, though makagamit ta bisan unsa, pero kinahanglan nga muga, dapat na adjud, ma-check jud na to ang tulo. Linear siya, time invariant pud siya, pero dapat causal pud siya. Kay tungod, dapat baya nga wala siya'y future input. No, kay lisod kayo ng system class nga kung mag-design ka og system, mag-agad siya sa future. Lain kayo no, wala pa nahitabo. Wala na mo predict ang imong system, kuyawa gud ana nga system gud. So wala na siya in actual nga or sa real world. Lisod kayo na. Muna siya nga dapat causal siya kay para ang iyang iyang current output is dependent on the current and previous inputs. So, ang output niya naka-dependent lang dapat sa current and previous inputs. Wala siya dapat future. So kung naa siya future, dili to siya causal nga system. So, dapat makabalo mo. Kung tagaan mo ging ani, sa naman itong mga example. O, kung tagaan mo ging ani nga pagkabutang na equation, dapat makaila ka dayon nga. Kani siya sir, non-causal ni siya sir. O, makabalo ka dapat dayon. O, kay multiple choice lang man na. Hindi kaya, nakaano po siya. O, possible, nakaingani ang format. So, dapat kaila ka dayon nga, non-causal na siya. Isa katanawan lang dapat ni mo. No, ay mo lang mang bantayan ani, kaya ang degree lang man. Sa imo ang numerator o sa imong denominator, kana lang man to, tudloan naman ta mag shortcut, so ang pagtanaw. Diri apod, kung nakaingani siya, kinahanglan na pod nimo tanawon ang degree pod. Diba? Sa imong input o output, tanawon lang nimo. Okay, kaya mahulog lang man, nga kaning numerator nimo is your output, kaning denominator nimo is just the input. Okay? Ano siya? Umuni siya ha? Dapat bantayan ninyo ang kalahian sa impulse response. So, si impulse response, kaya nga ito ang U of S ang atong gihimog 1. Lahi itong atong topic karon, na, di ba? Ang atong topic karon is ang ito ang U of T ang equal to 1. So, dili siya U of S. So, kung imo mang konsulbon, kung U of T is equal to 1, ang atong U of S is, napakita na ito kaganina, nga dapat 1 over S. So, dili siya times 1. Pag maingon siya unit step response. Okay? So, pag unit step response, dili U of S equal to 1. Mali ni siya. Okay? Impulse response ni ang tawag ani. Impulse response na siya. Pag step response, U of T is equal to 1. Kasi masipiat mo ba? Ang inyong na times na noon, ang inyong multiplier na times na noon ninyo og 1. Mali. Dili siya dapat. Before ka mag-perform og inverse Laplace, is dapat times ansa ninyo siya og 1 of S. If and only if ang iyang giingon is step response, ang iyang gipangayo. So, force response mong good gihapon ni, kaning ato ang impulse response. Force response, gihapon ni siya. Pero ang U of S lang na to ay equal to 1. Okay, bantayan na to na siya before ka mo inverse Laplace. Ini no, kabalo na mo aning sa pag-decay. Dapat, isa katanawan lang ninyo dapat sa equation, kabalo ka nga mo decay na siya or mo growth. No, pag negative, decay. Pag positive, growth. Bantayan ninyo na. Then, dapat kabalupod mo kung kanusa mag-change ang characteristics sa ato ang poles. Diba? Ipakita na to dere, summary. No? Si poles, pag mupadulong dadto, mupaspas ang decay. Pag mupadulong dadto, mupaspas ang frequency. So, dapat kabalo mo. So, kung gipasibog ni mo siya dadto, mupaspas ang decay. Dili mausab ang frequency. Okay, sige daw be. Example. Okay. If ever na ako'y pole, nga kuan. If my pole is naa dire.
Sample na dire. Sample na dire ha, manawag ko ha. If na dire ang ako ang poll. If ever nga i-change nako, mabalhin diri ang poll. Unsay mahitabo sa akong signal? Unsay mahitabo sa ako ang decay o unsay mahitabo sa akong frequency? Sige daw, someone. Wala, ma-volunteer? Manawag ko. JV1. Asa si JV1? Sir? Unsay mahitabo sa ako ang koan. Okay, pag ang poll na kugikan diri, mabalhin dad to. Mo... Paspas ang decay? Mo paspas ang decay. Ang mahitabo sa ako ang koan. Frequency? Mo... Sana mo pa... Mo... Taas mo lang siguro. Mataas or mupaspas. Pareho rin siya, mataas or mupaspas. Very good. Ikaw sa itong answer ni Bore. Mupaspas ang frequency, tas mupaspas ang decay. Mupaspas ang duha, sir. Okay, very good. So, dapat kabalo mo nga, kung i-move na to siya padulong dadto, mupaspas ang frequency, mupaspas po ang decay. So, kay basig ingana ang mga question. Bantayan na ninyo na. No? O, unsa ang mahitabo pag ang ako ang pole kay naa sa zero or naa sa origin. Nahaba niya siya i-deray, straight lang. Very good. No? Wala siya i-decay, wala po siya kuan, frequency, straight lang. Wala siya oscillation. So muna, ipakita na to diri sa tuang, ano, sa tuang calculations. Asa naman tong straight lang. O, kani, real man ang roots. So makita na to nga, wala siya oscillations. Asa naman to? Wala siya oscillations. Igo lang siya ni Ana, ta straight na siya. Ay, dili. Ano man eh? Masa naman itong oscillate na itong real? Itong zero. Asa naman itong zero? Naa siya sa origin. Nawala na. Ay, naaday sa picas. Duha man dahin eh. Itong gitanggal na to ang dump. Bakan eh. Gitanggal na to ang dump ani. O, diba? Nakita na to na... straight lang. Okay, so dapat kabalo mo kung naa siya sa origin, straight lang dapat. Wala siya'y decay, wala siya'y paan, wala siya'y oscillations mahitabo. So si zeros, eh, unsa gani mahitabo? Pag ang zero duol sa ako ang pole, unsa mahitabo? Pagkahinay. Pagkahinay ang? Ang signal. Signal. Magkahinay ang signal. So, very good. Nga na siya dapat, no? Pero kung mupatong na dyan ako ang pole sa ako ang, ay mupatong na ang ako ang zero sa ako ang pole or mag-equal ang ako ang pole o ang ako ang zero, pariyaan ni, eh, kung sa'yo mahitabo sa ako ang signal, mawala. Very good. So, ana lang siya, no? Dapat kabalo ka sa ato ang system properties. Okay, kung makabalo namang good mo, ani tanan class, no, ma-master na ninyo ba? So, pag makabalo na mo, Ana, biskan pag tuwang-tuwangon mo sa inyohang equations, biskan pag wala ninyo siya gisolve mathematically class, pagkakita pa lang ni mo daan sa equation, kabalo ka dapat kung unsa ang characteristic sa inyohang system. Yung ani dapat, Jud. No? Dapat kabalo ka nga. Kani, pag tanaw ni mo sa equation, okay, kana siya, sir, kay form na siya og sinusoidal, sir, pero nagababa, nag-decay siya. Kana siya, sir, kay mo form na siya og sinusoidal pero nag-growth siya. No, wala pa lang nimo gi-solve, wala pa nimo gi-plot ang equation, kabalo na dapat ka. So nga na ang target nato sa katuang subject. Pag ma-target na nato na siya, pag ginabalik-balik jud ako na sa naman to. No? Pag ma-target na gani nato na siya, no, pag ma-studyhan na nato ang characteristics sa ato ang plant, which is a very dynamic system, dira na ta, ready na ta mo buhat og control system.
pag nasabtan na nimo ang imong plan, direk na ka pwede mo buhat og control system, pwede na nimo siya kontrolon. Ayaw jug ambak diretso nga wala pa ka nakasabot unsaon pag-control ang imong plan. No? Pero sa ato ang topic karon, katong discussion na to karon, kanisya, asa naman to? Ano itong Google Keep na to? Hindi na ma, oh. Kani. So, sa kaninga discussion na to, same lang man siya sa ato ang discussion before. No? Ang kalahian lang niya is, generic lang siya nga second order system. Wala dyan nalahi anak plus. Generic lang siya nga second order system. Nganong nigamit man tawag generic second order system? Because, ang mga real nga systems good in real world, kay ano? Kanang, naadyan siya oscillations. So muna nga, magamit tawag generic nga second order systems, kana ang atong gina-analyze usually. Usual, dili mong good kayo ni mahitabo ning mga ano, kaning mga linya lang, dili kina siya mahitabo plus. Biskan sa ako ang nag-research ko dati, wala jug ko naka-experience plus nga ako ang signal, naglinya lang. So dapat kabalo ko na oscillate, oscillatory ang ako ang signal. Kabalo ko kung unsang mahitabo. No, nag-sine wave siya. No, dapat may ilhan ninyo na. E kung may ilhan ninyo, dira, kaya na ninyo siya kontrolon. Kabalo mo sa iyahang mga buhaton. O, abalo man mo sa akong research before. Nakita naman ako to sa inyo ha. Na-introduce man ako to sa inyo ha. O, tanawon na tugbalik ang ato ang kuan. Tanawon na tugbalik ang unsa na. Signal dito. Makakita ba mo straight? Diba? Di, jud mo kitag straight. Puro jud na oscillatory. Ani siya? Ang gigamit na ko nga theory, ani? Theory lang sa control systems. Nisabot lang na ko ang signal. Pag nasabda na ako ang signal, wala na, ready na. In preparation ni siya para sa inyong mga research paper, dapat kabalo mo. Kung saan may tabo, oh, kita ka sa signal, oscillatory kay na. Oh, ang sa smartphone, oh, lisod kay na sabton yung signal class. Nag-oscillate. No, pero ang akong ginabuhat, ginatanaw lang nako tong mga which is katong mga topic na to karon. Sa naman to. Ilagi na mo, sir. Oh. 'Di ba? Ginatanaw lang nato ang peak time, oh. Kani ginatanaw nato ang peak time. Ang rise time niya. No? Ginatanaw nato na sila tanan. So sa diri as ako, alahi lang ako ang mga terms nga gipanggamit. Pero maura gihapon na sila. Gitanaw nako ang ginatanaw nako ang peak. Gani siya, ginatanaw nako kung kinsa ang peak. Sa diri apod. Oh, diri apod, ginatanaw na pod nako ang peak. Oh, ginatanaw nako ang rise time. Ana. Then gina-compare nako. Dapat makabalo ka kung unsa ang nahitabo before nimo siya ma-distinguish as kato siya nga system. So lisod mang good kaayo kung naka-words lang ni, lisod yung kaayo class kung naka-words lang na. No, ang ginabuhat yun, ana, mangita taog unique identifier. So, moto siya nga, sa kaninga topic na to, nangita taog upat ka unique nga identifier para maka-ano ta sa ato ang signal. Maka-distinguish ta, no, sa other signals. So, ginatanaw na to ang rise time, then maximum overshoot, no? Then kanipod TP og ang settling time. So, nagasettle man ang ato ang signal kay tungod nagadecay man ang ato ang signal. Sa ako ang case class kay wala lang nagadecay ang signal, continuous siya. So mo na nga wala na ko nag tanaw sa settling time niya kay dili man masettle lang ako ang signal, always man siya nag-oscillate ang signal nako. So wala na nako siya ginatanaw. Pero at some other systems manggod, kay diri sa control systems manggod class, nganong naa siya settling time, it's because, 'di ba? Unsa gani atong ginabuhat sa ato ang 'di ba? Sa first topic na to, ka remember mo nga niingon ko nga ang ato ang
ang atoang plant is unstable. Diba? Giingunan ako na first topic pa lang nato na ang atoang plant is unstable. Ang atong ginabuhat sa control system is i-stabilize ang atoang plant. Muna siya, giingunan ko na siya, first topic pa lang. No? So kung gusto nimo i-stabilize ang imuhang plant class, dapat kabalo ka kung kanus ato mag-stabilize. No? Maasa naman. Dapat kabalo ka kung kanus asya mag-stabilize. Muna nga kanus asya mag-settle ang imuhang signal at some at some value. Though dili jud siya equal to 1 or dili jud siya equal sa katong imuhang input, basta at some value nag-settle na siya. No? No, sa ako ang research paper pod class dati ginatan-aw pod nako na. Ang pag-settle sa ako ang signal. Wala na ko tanawa tong karat pa kayo ang akong signal. Ni-offset sa ako og time. So, mga 20 seconds, ako ang research, kaya ang nahitabo ato 20 seconds man, ang akong nakita nga before siya nag-settle ang ako ang signal. Sumuto nga, gi-offset sa nako siya og 20 seconds and then nag-read ko og sample. Then pag na-read na nako ang sample, katun na. No, muna to siya akong gigamit as sample nako. So wala nako nga ingon nga kanang gigamit na ko diretso ang signal, wala. Kinahanglan ninyo na sa studyhan kung ni-settle na ba ang imuhang signal, wala na ba siya nagbuang-buang. Okay, kung gi-measure ninyo na siya diretso nga nagbuang-buang, buang-buang po ang imong data. So, ginapasettle sa namo na siya. So, pag masettle na gani ang signal, kay di ba, dili, baya na ito ni, unwanted baya na ito ni mga oscillation. Kinsa may ganahan na ng oscillation? Uy, wala, may ganahan na. Noise man na. Katod yung nag-settle na nga itong signal, kato ang atong ginapangita. So pag once nang mag-settle na ang imong signal, dadto na ka mag-start og kuan, control. So muna siya, nga natay topic, next nga itong mga topic, kay mo topic na ito og stability. No, i-stable na na ito ang ato ang system. Muna siya ito ang mga next nga topic. Okay, so kato lang siyang inustadihan. Hopefully, maka-answer-answer code mo na, mapasar mo sa exam. So, sa'yo nun na natin exam, sunod. Second exam. Sa'yo na kayo ito. Nas lisod pa ang first exam. Sure ko. Lagi, masayon. Masayon pa ang second exam kaysa sa first exam. Dapat kabalo pod mo ha kung kani siya nga signal plus kani nga signal maingani siya nga signal. So dapat kabalo mo kung saan mahitabo sa signal. Kaya basic ipa-add na ko sa inyo ha. Kini nga signal plus kani nga signal is dapat ipakuan na ko sa inyo ha unsang mahitabo. So probably sa second exam, wala na kayo calculations. Wala na kayo yung calculations. Dapat kabalo lang gid mo sa system properties niya. Ay system properties lang pa ni. Dili naman ni math nga subject. Dapat kabalo lang mo unsang mahitabo. Okay, studyhin lang ni. Kanara mong gawas. Kataro siya ang manggawas. Wala na ilain. Nina, wala na may mga concerns?
ani para sa third exam na ni siya. Ah, ginapakita lang man ako ni gina-derive lang man ni siya. Pero by the book ang sa ubang libro kay kanina ang lang ginadiretso. TP kanina diretso na ginagamit na ni nila diretso. Direct substitution na lang sila. So diri agi ano lang nato siya gi-derive lang nako siya na. Pero kung makabantay mo basig lahi ba sa ubang libro ba basig kung magbasa mog libro ba basig dili 4.6 over sigma sa ubang books. So possible basig naka negative LN 0.02 to siya. Nantayanan lang ninyo sa basig dili siya 4.6 sa ubang books. Pero kung naingon ko 1% ah, kani jud na. Nang positive or negative 1%. Yeah, i-further discuss lang nato ni siya sa third exam na. Yeah, wala na tayong mga questions. Kapila dyan ito nagsulod, no? Nagtambay man to, sir. Pila ka ano to, ganina, pagsugod ni mo. Kaduha nagsulod, sir. Nagtambay na to, sir. Ay, nagaganda. Kabantay mo, no? Duha ka buok sila ni sulod? O, ganin, sir. Kanina mga alas 5, ito pagsugod ni mo, na isa, tapos pagka alas 6, tanap ko yung sulod. O, oh, nanap isa, duha. Duha sila ni sulod, di ba? Karoon rin na ikabuk bang? Nagtambay dyan. Minaw sila. Nakikip ang minaw ato nila. Ting tambay, Jude. Mupay labad kaya akong ulo ron. Kaya tambay, Jude. Na pagusta lang akong klase. Ay, batay mabuhat. Sir, sir. Ah. Buchata to si mo atong kataganin sa about the logo, sir. Ah. Buchata to si mo, sir. Okay, pakita doon niya ito yan. Ito, Mark. Mark. Linugaw? Yan lang, katulad kong tanawan kasi nga, wala rin, wala rin nakita mo kasi nara sa message request. Sige. Pero nanap yung budget ha. Hindi na lang ko, gamito na ninyo yung card kayo. Yung tanas, sabi ko kita ang mag-register kasi camera ang mag-register so. Direksyon na. Saksak jud po ay kani tambay jud ang duha ka HR duha pa jud. Ay, grabe yung tambay. Naminaw naman guro to sa klase ba. Minaw siya ah. Tawagon ako siya. Okay. Panawag ko. Wala namang guro may mga concerns. Ako na ning stop ang recording kay para natlang tag time kay basta sumulod na pagtugbali.